May Mark, may prescription period po ba sa mga krimen na yung pong binanggit? For example, parasite. Oh, mayroon. Mga more than 20 years. So, kailangan, pero kahit na 5 years pa lang, kahit 2 years o 1 year, mas maganda, i-file mo immediately. Kasi kung after 5 years, doon ka pala nag-file, after 10 years, doon ka pala nag-file, yes, wala pang prescription. But it may affect your credibility as a witness. Bakit? Ang tanong dyan ng court, ba't ngayon ka na nag-file after 5 years? Bakit hindi ka nag-file immediately? So, very lesson, kung may kaso, for example, you're a victim of one case, immediately you need to file a case. Not about the prescription, but it may affect your credibility as a witness and as a complainant. Pero yung exceptional circumstance, kaya Mark, sa parasite, kung lumagpas na ng 1 hour bago niya pinatay ang kanyang asawa, ano yun? Meron pa rin, present pa rin. Ang tanong dyan, hindi about 1 hour, 2 hours, 3 hours. Hindi ganun ang sabi ng ating Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, kasi na, very clear ang sinabi ng batas, caught in the act or immediately thereafter. Ano bang ibig sabihin ng immediately thereafter? Kailangan ba na pagkatapos ng sexual act, nakita mo nagkatabi yung dalawa, patayin yung dalawa, ganun ba? Wala namang ginagawa, nagkatabi lang. So caught, is it what they call caught in the act? Hindi naman magkatabi lang, kailangan there is a presumption that they had sexual intercourse. But sabi ng batas, hindi 1 year or 1 hour or 2 hours, sabi lang ng batas, there must be continuity. Ibig sabihin, there must be continuity sa paghuli mo, nahuli mo, tapos tumakbo yung kabit, tumakbo yung asawa mo, tapos pinagtataga mo sila, after 1 hour or 2 hours, nahuli mo sila, dyan, binawil mo, are you criminally liable? No. But because there is continuity from the surprise. The surprise ka, nahuli mo sila, nakipagtalik sa iba, tapos there's continuity also from the infliction of physical injury or from the killing. Basta may continuity lang. So there is no crime as long as the death must be the ultimate reason of the outrage or yung pagdilim ng paningin ng asawa mo or ang paningin mo. That's why nagawa mo yan. O, hindi natin sinasabi na we are encouraging na pumatay here. Ang sinasabi lang natin dito, may batas na gano'n na the, pag nahuli mo yung asawa mo and caught in the act or has just immediately thereafter, basta continuity yung pag-surprise mo sa paghuli at sa kapagtaga mo, hindi ka makukulong, ang penalty lang destiero. But actually, ang destiero, sabi ng mga expert ng criminal law, hindi yan penalty. But ang purpose dyan is to protect you from the vendetta or retaliation from the relatives ng asawa mo. Pero kung may nadamay na ibang tao nung binaril niya ang kanyang asawa, may criminal liability po ba? For example, binaril mo yung asawa mo kasi nahuli mong nakipagtalik sa iba. Tapos, sa pagbaril mo, yung chismoso sa labas, yung mga marites, natamaan mo. Ako po. Oh, di ba? Nakisaw sa yung mga... Yes. Yung kamag-anak, nakisaw, nakitingin eh, nakichismis. Tapos, nabaril mo din kasi natamaan siya kasi lumapit yung marites na yan. May criminal liability ba yung bumaril? Sabi ng batas, there is criminal liability, but not hindi homicide or hindi kuan lang ang hindi physical injury, negligence lang. So there's still liability, negligence resulting to physical injury. Bakit? Kasi natamaan mo siya, negligent ka. So natamaan mo yung chismoso. But hindi mo pwedeng sabihin na murder din yun or homicide din yun kasi in the very first place, wala ka namang intent to kill or intent to inflict physical injury sa marites, natamaan lang siya dahil sa pagiging chismoso niya. Lala, may mga tanong sa text line natin. Ako, kuya, ang labo ng mata ko. ako muna. From Bobby Marsada, after your mark, paano po ang kumplanado ng spouse ang pagpatay sa asawa niya? Pero pinalabas na nagkataon lang para makaiwas sa kasong parasite. Ano po bang pwedeng kaso? Murder or parasite? Iba yung planado, iba yung na-surprise ka. Don't forget ha, kailangan, hindi mo pwedeng na hinihintay mo lang yung asawa mo na makipagtalik sa ibang babae o ibang lalaki bago mo barilin. Kasi very clear ang batas, may word na surprise. Kailangan may word na surprise. Tapos, nung na-surprise ka dahil sa pakipagtalik sa asawa mo sa ibang lalaki o ibang babae, doon mo binaril. Pero kung, for example, pinaplan mo, alam mo na pupunta yung asawa mo dyan, hinihintay mo lang, tapos binaril mo, are you criminally liable? You can still be criminally liable. Bakit? There is no element of surprise anymore. Requirement ng batas about this provision is there must be element of surprise. Kung walang element of surprise kasi alam mo na pupunta ang asawa mo doon, makipagtalik sa ibang lalaki,
Tapos, hinihintay mo lang. Pag nakita mo, binawil mo, are you criminal liable? Yes, you can be criminal liable. Bakit? Wala nang element of surprise. This provision requires that there must be element of surprise bago mo barilin ang asawa mo. Pero paano naman po ang criminal liability sa paggamit ng apoy sa krimen? Iba yun, apoy. Example, sinunog mo. Di ba, parang di ba arson pag kadalasan gano'n? Depende kung paano mo ginamit ang apoy. Sige. Paano ba dapat gamitin yung apoy ko yung man? Pagluluto. Depende. Kung yung apoy o yung fire, ginamit mo to conceal the crime, para itago mo yung krimen. Sinunog mo yung patay na katawan kasi itago mo ang krimen. Tapos nadamay yung mga bahay na sunog din. Ang kaso mo is homicide sa pagpatay ng tao plus arson. But if you ginamit mo yung apoy para sa pagpatay ng isang tao, example, buhay yung tao, kinulong mo sa isang kwarto, sinunog mo yung bahay, patay ang tao na yan. Yun ang murder. Ibig sabihin, pag ginamit mo ang apoy to conceal the crime, homicide and arson. But kung ginamit mo ang apoy as a means of committing the crime, yun ang tinatawag na murder. Si Andrea kay Mark sa ating text, Jack, may tanong. Good morning po. Kailan po ba masasabi na murder kung ang murder ay attempted or frustrated? Iba yung attempted, iba yung frustrated murder. For example, ang attempted. Ang attempted murder, superficial yung tama mo. Superficial. For example, natamaan ka dito. The police lang. Mabubuhay ka naman. Attempted murder yan. As long as there must be intent to kill. Ang frustrated murder, fatal talaga ang tama. Fatal. Pero nabubuhay ka because of the modern medical science. Nabubuhay ka kasi magaling yung doktor mo, nadala ka sa hospital, nabubuhay ka. Frustrated murder yan. But kung natamaan ka, superficial lang, the place lang, mabubuhay ka naman, ayun ang tinatawag na attempted murder. Along mas mabigat kayo, Mark? Of course, mabigat yung frustrated. Kung namatay naman, talagang successful murder consummated yun. Murder, yes. Consummated murder. Ganun pala yun. Nalagi ko nababasa sa balita yun eh. Yung consummated murder, frustrated murder, attempted murder. Iba yun. Iba sa, depende sa tama. Kung natamaan ka, the place lang yung tama, attempted. Yan, superficial lang yan. Superficial, attempted murder lang yan. So pwede bang ma-convict ang isang akusado ng murder kung hindi mapatunayan ang qualifying circumstances ng pagpatay? Yung sinasabi ko kanina, to be convicted, para ma-convict ka ng isang krimen, first, there must be an allegation. And yung allegation must be proved. Then pag ma-prove yung allegation, yun, conviction. Ibig sabihin, the court only has jurisdiction to decide a criminal case based on the allegation in the information. Kung hindi naalin sa information, tapos iba ang napapatunayan, dapat ma-acquit ang akusado. Bakit ganun? Because the accused has the right to be informed of the nature and cause of the accusation against him. Bakit dapat alam ng akusado ang mga kaso laban sa kanya? Para at least alam niya paano niya depensahan ang kanyang sarili. Ano po ba ang nature sa pagpatay para matawag siya na murder? Iba ang murder sa tinatawag na homicide, Lala. Anong pagkakaiba ng murder and homicide? The method of killing. Kasi iba ang method of killing in homicide, iba ang method of killing in murder. In murder kasi may mga qualifying circumstance para matawag siyang murder kasi kung wala yon, homicide ang kaso. SMJ? Alright, may tanong si Joji ng Anabu, Cavite. Meron mag-anod ka. Tony, curious lang po. Kapag ba inu-joke mo ang isang tao na mag-commit ng suicide kasi di ka makatulong sa bigat ng problema niya, mayroon po bang liability kay Mark? May pananagutan po ba? So it means tinulungan mo ang isang tao na mag-commit ng suicide? Hindi. Tinulungan. For example, ikaw yung, for example, may lubid. Ikaw naghanda. Okay, pwede ka nang magpakamatay. Ready na. Tapos, ready na. Parang ganun. Yun ang ibig sabihin. Giving assistance to suicide. So, ikaw yung naghanda sa lubid. Tapos, okay, bumatong ka na dyan sa mesa. Tapos, tubalon ka na. Pwede ka nang magpakamatay. Ganun. Giving assistance to suicide. Actually, there's criminal liability of giving assistance to suicide. Depende yan kung simple assistance lang, parang gano'n, inanda mo yung lubid, or ikaw mismo ang pumatay sa kanya. For example,
parang tinulak mo siya kasi sabi, tulak mo na ako kasi gusto na akong tumalun sa building. Tinulak mo naman. Kasi you are assisting him to commit suicide. Yun ang tinatawag na giving assistance to suicide. Kung simple assistance lang, prison mayor ang penalty hanggang 12 years. But kung ikaw mismo ang pumatay, hanggang reclusion temporal, 20 years imprisonment. But in this case, kailangan yung initiative of the killing, kailangan dun galing sa magpakamatay. Kasi kung ikaw, nasa iyo ang initiative, ikaw mismo ang pumatay kasi gusto mong patayin siya, hindi na yan giving assistance to suicide. Murder na yan or homicide. Don't forget, in giving assistance to suicide, kailangan the initiative of killing. Kailangan galing sa yung gustong magpakamatay na tao. Pero ano po ba yung mga circumstances ng pagpatay para matawag siya na murder? Ang mga circumstances sa pagpatay para matawag na murder. Kasi iba yung homicide, iba yung murder. Murder kasi reclusion perpetua ang penalty. Pag homicide, temporal lang yan hanggang 20 years. So ano yung tinatawag na murder? Or ano yung mga circumstances na matatawag ng murder? Una, treachery. Ano ba yung treachery? Hindi mo binigyan ng pagkakataon ang biktima mo na depensahan ang kaniyang sarili. Example, natulog. Binaril mo, tulog. Tayo patay. So, ano yun kay Mark? Treacherous. Treacherous. Yes. Walang kalaban-laban. Second, umihi, nakatalikod. Sinaksak mo. Walang pagkakataon na depensahan ang kaniyang sarili. Another, bata. Malaking tao ka, tapos 6 years old, pinatay mo. Walang kalaban-laban ang bata. Hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na depensahan ang kanyang sarili. Hindi patas. Hindi patas. Yes. Lima kayo, yung pinatay niyo, isa lang. Treacherous din yan. Kasi you are taking advantage of your superior strength. Yun ang tinatawag na treachery. Hindi mo binigyan ng pagkakataon ang biktima na depensahan ang kanyang sarili. Second, yung tinatawag na consideration of a price. Ibig sabihin, may mastermind, binigyan ka ng 1 million, 2 million, patayin mo si Pedro, patayin mo si Juan, pinatay mo din. In consideration of a price, yan, yun ang tinatawag na murder. Third, parang nilagay mo ng lason, yung kanyang kape, yung kanyang juice, yung kanyang pagkain. So hindi, wala siyang chance na magdepensa sa kanyang sarili kasi nilason mo na siya. Treacherous din yan. Or sinunog mo siya. Sinunog mo siya. Or another is yung tinatawag na evident premeditation. Ano ba yung tinatawag, MJ, na evident premeditation? Ang ibig sabihin ng evident premeditation, hindi mo, parang nagplano ka. Planado ang pagpatay mo. Ibig sabihin, 2 weeks, 3 weeks, or last month, or 6 months, bago mo patayin, nagplano talaga paano mo patayin yung si Pedro, paano mo patayin si Juan, dito ba, bawilin ba, ganun ba, doon sa lugar na saan siya pupunta, susundan mo, ganun. Inaral mo kung paano siya patayin. Yun ang tinatawag na evident premeditation. Ibig sabihin, you have enough time na mag-isip kung patayin mo ba si Pedro o hindi. Tapos, pinatay mo pa rin siya, you have enough time na mag-isip, but ginawa mo pa rin ang isang krimen. Yun ang ibig sabihin ng evident premeditation. And lastly, ito yung pinaka-brutal na ginagawa ng mga kriminal. Killing by means of cruelty. Parang yung kanta na Killing Me Softly. Oy. Parang ganun. With this song? parang dahan-dahan mo siyang pinapatay. Hindi mo siya binaril, hindi. Putulin mo ng kamay, putulin ng paa, tapos parang dahan-dahan, parang na-torture mo muna siya bago mo siya pinatay. Parang dahan-dahan mo siyang pinatay. Yun ang killing by means of cruelty. Yun ang tinatawag na murder. Ibig sabihin, in murder, iba ang method of killing. Murder, yan. Pag yung simple killing lang, basta may intent to kill pa rin, yun ang tinatawag na homicide. Sintabi sa mga kumakain ngayong umaga. Kasi may mga murder-murder na. So, ang pinag-usapan natin dito, we are not encouraging death, killing, hindi ha. Ang pinag-usapan natin dito, for information, for education, para alam nila, kasi palagi natin narinig, murder, may kasong murder. Nadimanda si Pedro ng homicide. Ano ba yan? Ano yung homicide? Akala, homicide, home. Sa bahay, pinatay. Sa bahay, pinatay. Homicide. Pag sa labas ng bahay, murder. Yun, hindi ganun, ha? Mali yan, ha? Kasi may narinig ako, homicide. Sa bahay, pinatay kasi homicide. Hindi ganun. Ang ibig sabihin ng homicide, simple way of killing. But still, there is intent to kill. In murder, iba.
A murder is the method of how you kill a person. So murder, Kuya Mark, may mga degree ba yan? First degree murder? Hindi, walang ganun. May attempted, may frustrated, may consummated. Ganun. Doon siya pumapasok. Bago tayo mag-break, may tanong si Alan Lim. Tanong ko lang po kayo, Mark, dahil sa negligence or katangahan, quote-unquote, ay makakasuhan ba ang isang tao ng attempted or frustrated murder? There is no such thing as murder through negligence. Mm-mm. Walang tanga na pumatay. Intention talaga niyang patayin. Yes. Bakit walang negligence through killing or through murder? Bakit? Kasi in murder or in homicide, there must be intent to kill. Number one requirement sa murder or homicide, may intention ka talagang patayin ang isang tao. Hindi siya pwedeng namatay lang dahil katangahan mo. Walang ganun. May intention ka talagang patayin ang isang tao. Yun ang tinatawag na murder or homicide. Kasi kung wala kang intention to kill, physical injury lang yan. Paano naman yung nag-drive ka tapos nasa gasaan mo kasi lasing ka, patay, ayun, liable for murder. Ang tawag doon, reckless driving resulting to homicide. Yun yan. Iba naman kaso yan. Reckless driving resulting to homicide or reckless driving resulting to serious physical injury. All right.